Gusto mo bang magkaroon ng financial freedom? Alika't makinig kung paano mag-invest sa stock market. Nice mo bang matutong mag-invest sa stock market? Mo ba gustong mag-invest sa stock market? Ang usual na dahilan bakit tayo nag-invest sa stock market ay para sa retirement fund, educational fund, dream house, luxury, at for business. Invest sa stock market, we need to set goals and deadline. Marami sa ating mga Pilipino ang hindi nakapag-invest sa stock market dahil sa lack of education. Tulad ko, bago lang ako natuto na mag-invest sa stock market. Dahil sa sariling pagsisikap at pag-aaral, kaya ako natutunan ang pag-invest sa stock market. Time ang isa sa mga dahilan ng marami kung bakit hindi sila nakapag-invest sa stock market. Nare-realize na ang pag-invest sa stock market ay isang paraan upang magkaroon tayo ng financial freedom. Dahil nga sa lack of knowledge, kaya marami sa atin ang hindi alam ang kahalagahan ng pag-invest sa stock market. Kaya madalas, ang nagiging dahilan nila ay lack of money. Pakita ko po sa inyo ang kaibahan ng pag-invest ng pera sa stock market at pag-save sa banko. Pasok ka ng 10,000 sa banko na dineposit mo. Ang usual na interest sa banko ay less than 1% or i-estimate na natin na 1%. So yung 10,000 mo ay magkakaroon ka ng interest ng 100 per month. Ang main business ng bangko ay magpautang. If somebody na nanghiram ng pera sa bangko, let's say may nanghiram ng 10,000 sa bangko. Yung 10,000 na yon, ang usual na interest sa pagpapautang ng bangko ay 4%. So sa 10,000, meron silang 400 pesos na interest. Can't you see the difference? Imagine, si banko kumikita ng 400 pesos sa 10,000 na pera. Kung ikaw ay nagpasok ng 10,000, nag-invest or nag-save sa banko ng 10,000, ang pera mo ay magkakaroon lang ng interest in a month na ang interest ng pera mo ay 100 pesos. So, kung si banko ay nagpautang naman ng 10,000, ang interest ng pera nila ay 400. So, 400 minus 100 na interest ng pera mo, 300 ang income ni banko sa perang ipinasok mo. See how they work, na paano nila pinaikot ang sarili mong pera sa banko. Sakaling magta-time deposit ka, let's say 100,000, ito time deposit mo for 1 year or 2 years. After 2 years, yung 100,000 na time deposit mo na pera, hindi mo na siya makukuha na ganung value because of inflation. Dahil yung value ng pera habang tumatagal, nagde-depreciate siya. Kaya bumababa ang value ng pera mo. Unlike sa stock market, I'll show you why na mas magandang mag-invest sa stock market. I have nothing against with the bank. Maganda rin naman na mag-invest sa banko dahil ito ay secured. Pero ipakikita ko rin naman kung ano ang difference kung bakit mas maganda mag-invest sa stock market. Ang price ng Jollibee per share 2011 is 75 pesos. Kung bibili ka ng 5,000 shares, i-times mo sa 75 pesos, ang babayaran mo ay 375. Yan yung value na bibilihin mo during 2011. Ang minimum share na pwedeng bilhin sa Jollibee ay 10 shares. So, pwede kang bumili ng kahit 10 shares lang. Year 2019, ang value na ng Jollibee per share ay 316 pesos. So, way back 2011, kung bumili ka ng 5,000 shares, ang value na ng binili mo na 375,000 for 5,000 shares, ito ay nagkakahalaga ng 1,580,000. In 8 years, ikaw ay kumita ng 1,205,000.
pesos. Happy ka na ba sa nakikita mo sa loob ng 8 years? Ganyan kung paano mag-join sa stock market. Paano nga ba mag-invest sa stock market? Una, mag-open ka ng account. Since ako, nag-open ako ng account sa COL. Nag-download ako ng form ng COL. Then, i-prepare mo yung additional requirements. Ano ba yung additional requirements? Ito yung valid ID mo. One valid ID or government ID. Then, once na-prepare mo na lahat ng mga requirements, submit mo to sa COL, either sa office nila, or you can send it through mail. Then, once na-send mo na yung form, mag-i-email sa'yo ang COL at bibigyan kanya ng schedule para sa video call interview nila sa'yo. After the interview, magpapadala sila sa'yo ng account number mo and password. Then, pwede ka na mag-transfer ng account ng pera sa account mo sa COL and you can start buying. Lagi nating tatandaan na ang pagsali sa stock market ay isang paraan upang magkaroon tayo ng financial freedom. Ang sabi nga ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ang pagkakaroon ng passive income ay isang paraan para tayo ay maging financially free. Let money work for you. Sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo kung paano ang step by step sa pagbili ng stocks. At anong stocks na dapat mong bilhin para ikaw ay hindi malugi. Ayon kay Warren Buffett, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Dahil sa current situation natin sa pandemic, marami sa mga stock natin ngayon ang mabababa or bagsak. Kaya marami ring mga kababayan nating mga Pilipino ang natatakot bumili ng shares. Dahil nga, palugi kung bibili ka ngayon, marami ang nalugi ngayon. Pero hindi mo dapat ito katakutan dahil dito natin i-apply ang sinabi nga ni Warren Buffett na kung marami ang natatakot ngayon, it is the best time na bumili ka ng share dahil nga bagsak. So pag dumating ang time na bumalik tayo sa normal situation, lahat ng yan ay tataas ulit. Sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo ano ba ang mga dapat na mga shares na dapat nating bilhin para tayo ay magkaroon ng financial freedom. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para sa susunod kong video ay manonotify kayo. See you!